Hello guys, dito tayo ngayon sa may Talisayan. Ngayong araw ay pupunta tayo ng Limpapa. Kaya ipasyalan natin yung Limpapa Bridge. So, alas 3 na kasi ng hapon. Para kanina ko pa balak magpunta. Kaso nga lang, umulan ng malakas. So, inintay ko lang na tumigil yung ulan. Hintay ko lang mag-stop yung ulan guys para matuloy natin yung plano natin. So actually last Sunday ko pang binabalak na pumunta ng Limpapa Bridge para pasyalan. Ganda yung rice field. So umaambon dito ngayon guys, nakikita ko sa visor ng helmet ko. So sana hindi ulan dun sa Limpapa. Alright, so let's go. Umaambon, wag lang umulan ng malakas. So kapag lalakas yung ulan guys, hanap lang tayo ng masisilungan. So, hindi ko napalitan yung helmet ko. Alright, yung gamit ko na helmet is yung Lev 3 na Yamaha. Naririnig kasi yung wind noise sa helmet na to guys. So spider sana yung gagamitin ko, kaso nga lang tinamad akong i-transfer yung vlogging setup ko guys sa spider, kaya ito na lang ginamit ko. Yan Lev 3 na Yamaha Red Zone. Ayan, enjoy lang. Dito guys is yung windsuit. Alright, Western Mindanao State University. Doon yung campus nila sa loob. So may tinatayo na sila mga building dito guys. So dati wala pa yan. Nagpalit nga pala ako ng gulong. So sana mag-enjoy kayo sa episode na to guys. Sisimulan natin yung vlog natin sa episode 1. Alright, tungkol ito sa travels, gala. Alright, so isi-separate ko yung aking mga vlog, travel vlogs, tutorial, motorcycle update. So ginawan ko siya ng playlist guys. So yung mga galaan natin at travel, gagawin natin siya by episode. Alright, para organize yung video natin sa YouTube guys. Alright, so dito na tayo sa sentro guys. Marami kaming pamilya dito sa Labuan actually. Dito kasi yung lolo ko. Ayan, dito halos lahat pamilya ng lolo ko guys. Ayan na guys. So dito na yung dulo
ng Labuan, then paakyat na tayo guys. So paakyat na tayo. Uy, shish, hindi kami nga siya. Grabe naman yun. Paket na tayo. Alright. So, ingat lang tayo guys kapag paket tayo dito. Kasi maraming tubig yung kalsada dito guys. And marami rin yung mga buhangin. Ganda talaga ng Jabloroso guys. Try natin dito. Masasabi ko sulit guys kapag ito yung gulong na binili niya sa motor na guys. Ang feeling mo naka-drone ka lang. Ayun. So yan. Tayuan nga natin. So sa mga hindi marunong mag-banking dyan at cornering, so ingat po tayo dito sa mga sharp corners guys, kasi baka ma-overshoot kayo. Yun. Slow down natin. Hindi nakakasawa guys. Hindi nakakasawa yung view dito. Ooh. Yan. So maganda ata doon guys. Maganda ata dito, kaso nga lang hindi tayo makapasok. Bawal. Mama, multa 1,000. Alam nyo ba yung mama guys? Yung mama guys is yun yung parang ginagawang chewing gum or something. Tapos kulay pula yung kanyang parang hindi ko alam ano sabihin. Hindi siya maganda tingnan guys. Pero maraming gumagamit nun. So, lakad tayo dito guys. So minsan lang tayo pumunta dito na mag-isa. So chance na natin to na ma-vlog. Alright. So last time ko pa gustong pumunta dito guys. So dati wala to dito guys. Actually, bundok lang to dito. Ayan. So ginawa nilang riprap ba yun ang tawag?
So, para kita yung buong dagat. So, maybe soon maglalagay sila dito ng mga street foods na kapag kayo ay pupunta dito, 'di ba? So, wala lang po signal dito sa lugar nila, dito sa Limpapa. So, ayan. Ooh. Ganda, guys. Ayan. So, punta tayo dun sa dulo. Ayan. So, nagdala ako ng camera. Yung hindi ko nadala is yung battery ng camera. Diba? Napakabobo ko naman, guys. Masyado tayo excited, no? Nakalimutan natin yung battery. Alright. So, kinukontinue pa nila yung pag-renovate dito, guys, sa pagpapaganda. So, hindi pa siya totally pwedeng pasukan ng motor. Kasi kung may motor sana, maganda, no? So, tingnan natin yung overview dito. So, ayan. Ooh. Alright. Ganda, guys. Ayan. Ang ganda. Sana nilapitan pa nila konti sa may dagat, guys. So, dati kasi wala to dito. Bundok lang. Then, yung ilog, hindi pa ganito masyadong kalawak yung ilog, guys. Mas maganda yung ilog dati dito nung wala pa itong bridge. Dati kasi isa lang yung ilog dito, guys. So, kapag may mga prutas or mga goods na binababa dito sa bundok, dito dumadaan. So, minsan kasi yung tubig ilog, guys, ay tumataas kapag umuulan sa bundok. So, nadidelay yung biyahe ng kanilang mga products. So, good thing, naisipan nilang gumawa ng bridge dito. So, ito na rin yung naging main attraction dito, guys. Yung Limpapa Bridge. Then, nung bata kami, no, madalas kami maligo dito sa ilog. Then, dati nga, may paniniwala sila na may humihila dito. Dito sa may bunganga ng river. Kung saan nagkakasalubong yung tubig dagat at tubig ilog. Ayan. So, dahil ata yun sa current ng tubig, no? Alright. So, malaki na yung naging improvement dito, guys. So, kung napapansin nyo yung banda dun, guys, yung may parang mga biak-biak na lupa. Dati kasi yan, guys, kung nakikita nyo yung ilog na dyan, nakikita yung ilog dyan, dyan yung dating mga cottage, nung mataas na lupa yan, guys. So, nung nagkaroon ng bagyo, so, na-wash out yung lupa hanggang doon sa dulo, guys. So, kung nakikita nyo sa dulo ng paana ng bridge, yan, dyan dati yung mga parking ng mga sasakyan, guys. Dyan kami nagpa-park. So, hanggang dyan na yung umaabot yung tubig kapag bumabaha doon sa itaas. Yan. So, kung gusto nyo maligo dito, guys, sa dagat, no, gusto nyo maligo, pumunta kayo doon sa may dulo talaga. Yung sa may dulo. So, dyan kami pumupunta kapag naliligo, guys. Yan. Masyadong malinis yung tubig. Unlike dito kasi, madaming dumi. Alright? Madaming dumi ng tao, guys. So, okay lang naman kung kaya nyo. So, kami, pumupunta kami doon sa dulo talaga. Doon banda. Kasi malinis yung tubig. Then, may buhangin. Yan. May mga rock formation na pwede kayong mag-picture-picture. Alright? So, meron pa yan dyan sa kabila. Next time, gagala tayo dyan, guys. Yan. So, ngayon, hanggang dito lang muna tayo sa mga Limpapa Bridge. Yan. May mga kwento rin kami dito, guys. No? Nung bata pa kami. So, dami na talagang pinagbago dito. At least, hindi siya... Yung pagbabago niya, guys, is hindi pababa. No? Yung changes niya pataas. So, yung mga ganitong calamity tulad ng baha, hindi man natin na maiwasan yan, guys. Tulad nun doon, na-damage yung kanyang riprap, hindi ko alam kung paano sabihin yan.
So at least ini-improve nila, guys. Tulad nito dito dati, riprap to siya na nabiak, then in-upgrade nila. Right. So para maging mas solid, nilagay nila ng parang ganito, open field. So maganda na siya. Ayan. Right. So next, punta natin yung dagat doon. Then may puntahan din natin yung ilog doon diretso, guys. Ayan. So punta tayo sa bridge. Kukunan natin yung itsura nito. Alright. So wala masyadong tao dito, guys, kasi weekdays. Pero kapag Sunday, na expected mo na na maraming tao. So hindi pala tayo pwede magdala ng motor sa may bridge. Hindi ko lang alam kung bakit. Pero for safety purposes na rin yun siya, guys. So si Sniper. Punta tayo dun sa kabila. Dun tayo sa kabila mag video. So may nagbebenta na dito, guys, ng balot. So maybe next time. Alright. Ganda. Hindi nakakasawa yung lugar nito, guys. Kapag mas na-appreciate mo yung lugar kapag mag-isa ka lang, guys. Pero na-enjoy mo yung lugar kapag may kasama ka. Kasama mo yung mga barkada mo. Alright. So yun lang, guys. Balik tayo. Kasi akala ko na makapasok tayo sa may viewing deck ba yung tawag pag ganun. So yan. Kunan lang natin ang video itong bridge. So balik na tayo. Ayan. Para muna tayo saglit dito, guys. So gusto ko lang i-share sa inyo, guys, nagpalit pala ako ng gulong. Tulad ng kanina, kung nakikita nyo, nagbabanking tayo. Masyado tayong confident sa cornering. Kasi nga naka Diablo Rosso tayo ngayon, guys. Ayan. Diablo Rosso. Yan. Pirelli. Sa likod yung size nito is 120 by 70 17. Then sa harapan 90 by 80 17. Alright. So measure ko lang yung gulong. So yan ah. Balik na tayo, guys. Ayan. Ah, ganda talaga ni Sniper. Sarap sa feeling. So minsan lumalabas yung wiggle nito, minsan naman wala. So ano kayong problema?
magda-drive through lang muna tayo, guys. Magda-drive through lang muna tayo bago natin tapusin yung vlog. Sarap lang talaga i-drive si Sniper 155, guys. Hindi ko alam kung bakit. So, dito tayo madalas na touch speed. Not today, not today, self. Hindi ngayon. Oh, yes. Malakas na yung brake ko sa likod. Kanina kasi walang brake sa likod.